cross examination start now. Okay, Pastor. So, ilagin mo yung medical sa kamar niya. Ano ba binigay ng Panginoong Diyos yung pagbabawal na yun bago binigay sa Israel? Meron na bang malimis at marunin na yun? Bago niya ibig, meron na. Meron na. Dinistik lang niya, ito marumi, ito hindi. So, sa ngayon ka na bago pa sa mga Hudyo, meron na talaga. Meron na. So kung meron na, ibig sabihin, hindi lang siya sa parang wala pang medical. Yes, yes. So, next question. Sabi ko, may Israelite ang kumain ng kurumang lumat. Sino ang Israelite ang kumain ng kurumang lumat? Ito nga. Sino? Nakita ko nga kanina eh. Sino? Kanina, sabi ko kanina, si Pedro. Hindi, yung Israelite ang binanggit mo kanina in your first minutes of verse 10. May Israelite ang kumain ng kurumang lumat. Sino? Meron kumain kasi may binigay na batas. Sino nga? Sino? Hindi ko kaya ni pangalanan. So wala? Meron. Kaya nga may batas eh. Kasi kung wala, kung sumusunod talaga sila, hindi sila magkakaroon ng batas. Okay, next question. Sabi mo, walang kautosan doon sa mga hintil. Yes. Oo. Yung pa walang kautosan, pero ginagawa yung kautosan, sila ba'y sumusunod o lumalabag? Sumusunod, pero hindi sa'yo kumpulsarin, nakatulad ng ginagawa. Doon sa literal hintil. Pero sumusunod? Sinusunod din. Ay, oo. Pero sumusunod. Hindi kumpulsarin. Walang kautos, pero sumusunod. Oo, hindi nga kumpulsarin. Okay, next question. Okay. Next question. Sa naintindihan, Mr. Moderator, ang salitang hindi compulsory. Pero sumusunod? Oo. Oh. Sumusunod, pero hindi nararapan sa din. Pero hindi nila utos? Oo. Oh. Okay. Maliwanag na. Oh. Next question. Si Antiochus pa nasa Biblia, wala? Hindi siya nakasulat, ngunit so, sa history nakasulat. So wala ka sa paksa, pwede take that time. Ang usapan sa ating roles, ayon sa Biblia. So, aminin mo mali ka doon. Hindi kasi sa event ng Biblia. Dapat pinirmahan mo ng pre-nivel conference tayo at mga referensya. Pati hindi ko pinirmahan. Kasi mapapasa mo din naman sa Biblia yan. Wala ka talaga yung pangalan niya, Mr. Moderator. So wala sa Biblia. Next question. As part of the history yan, no? Na nangyari sa wala reference. Ayon sa Biblia. So dapat sa sumunod, pag mayroon tayong debate, magkaroon ka ng reference. Hindi, depende na lang sa Moderator. Next question. Hindi, mayroon tayo, Mr. Moderator. Okay. Next, sabi mo, yung mga apostol kumain kasama mga hindi. Tanong, ano ulam nila? Yun na, ito yung ulam. Ano ulam? Ang ulam nila, baboy na ulam kumain ng mga hindi. Oh, next question, sinong hindi kumain ng baboy? Oh, sinong hindi? Basahin ko. Oh, basahin ko. Basahin ko may hindi kumain ng baboy. Babasahin ko lang. Sige. Na may, ang kinakain ng hindi kumain ng baboy. Sinong hindi kumain ng baboy? Wala akong masasabi. Oh, wala. Sigurado mo ang mga hindi na hindi Hudyo kumakain ng baboy. Dapat magbigay ka ng talata. Huwag mo conclusion niya. Conclusion mo yun eh. Mamaya, bigay kayo ka. Oh, next question. Sabi mo ko ng Timoteo 4 ay lahat mabuti. Kaya lahat magkain. Tanong, ha? Tanong. Di ba ang tao mabuti? Pagkain ba ang tao? Hindi. Nilalang yun, di ba? Hindi. Oh, hindi. So hindi lahat na mabuti nilalang ang pagkain. Pero ang sabi ko, hindi. Lahat na mabuti ang pagkain. Tatanggapin mo? Yes. So hindi kasama ng tao? Hindi kasama ng tao. Pero may kinalaman ito sa pagkain. Yung pagkain doon, ano yung sa Greek? Yung salitang pagkain, yung meat, ano yung sa Greek? Tingnan ko muna sa Greek, ano? Oo. Ang ibig sabihin kasi nung in, hindi yung in. Ano yung sa Greek? Sige lang, ipag-open na. Pag-open na. Baka ano yung Brother Jomel, paki... Hindi, so hindi mo alam. Alam ko kasi. O ano? May nakalagay dito. Yung hindi sa mga natin. Pag-check mo lang. Pag-stop mo. Sa ano? Sa Greek. Sa Greek. Sa hindi po akal yan, no? Pero sa Greek. Sa Greek. Ang tanong ko siya muna, Timoteo. O sa? Sa Quatro. Ano yung meat ko ng pagkain? Ano yung sa Greek? Sa Timoteo. Sige, kahit mo rin yan. Pagas yan. Okay. Pago. Nagsabihin ito sa Greek. Pago. Oo, para sa... Pago ba? Pago, to consume a thing, to take food, eat meal. Eat yun, yung meat ang tanong ko, yung pagkain. Yung food, ano yung sa Greek, yung food? Sabi mo eat, gusto ko ganito, sabi niya eat. Hindi, meat, hindi eat, kapagpapuhin ang tanong ko. Na naibig sa iyo. Wag na mag-inonfer mo, sabi ko yung meat, yung food. Ayusin mo ba? Yung tanong, isa pa ganito, pakiayusin ka. Ulitin ko yung tanong niya kanina.
sa anong gate ng it? Hindi. Mate niya. May tinanong pa akong it? Wala. Mate ang tanong ko. Sige. Siguro ako lang yung nagkamali sa okay. Mate. So ano nang sabihin ko, mate? Yung fault. Yung fault ka lang. Yung fault. Ano yung sabihin? Ayusin mo, Mr. Pagdanito, ano ba talaga yun? Eh, ano yung sa Greek yung food? Kasi sabi mo, lahat pagkain, ano yung sa Greek? Ayusin mo, ano ba yung tinatanong mo? Yung meat, or yung eat, or yung take? Ang tanong, yung meat saka food, pareho lang yun. Ngayon, ang tanong ko, ano yung sa Greek? Alin ba doon? Yung meat, eat, yung food, food. Hindi mo lang tinanong yung food, meat saka food? Naintindihan ko yung eat and food. Ano yung sa Greek? Same yun, same translation. So ano? Ano yung food? Dito, ang food sa akin ay Iyakopi. Hindi ba promoton? Ang ibig sabihin nito, yung food, hindi ba promoton? Ewan ko kung ano yung gamit mo. So pag promoton, allowable? Oo, isa mo na may ito. Kasi ang ginagamit namin, strong concordance, this is outside of the Bible. Ah, ma, abis na po dito, wala siya sa rules. Ang rules natin, ayon sa Biblia. According to the Bible, nasa concordance siya. But ang concordance, tumak po sa concordance, hindi siya nasa Bible. Oo, ayon sa Biblia. Pero, yung pinagkukunan lang, hindi, pero yung concordance, hindi Bible. Okay, Mr. Director, ang ating rules. So, inaano mo lang, para, it's according to the Bible. This man, ano lang. O yung food, may food, ang ibig sabihin ng food, meat. Oo. Agree naman ako dun sa sinasabi mo, sige. So yung Greek word ng bromaton, sa ngayon ka? Atropi, tapos yung kanina. Hindi, yung bromaton, ayon sa Greek Bible, hindi sa concordance mo. Yung concordance po. Reference yan eh. Restore mo sa akin. Tropi or... Mr. Moderator, ang aking objection, ang aming laws ayon sa Biblia, hindi ayon sa concordance. Kasi yung concordance, that's part of reference. I have the big Bible here. Aanay ko lang sa kanya. Okay. Saan mo nakuha yung sinasabi mong Greek? Ito nga sa Greek nga. Ito Greek ko. Ito nga yung concordance yan. Ito nga. The Greek of the meat is theatropy. Saan ka kumuha? Yung isang patropy. Hindi, saan ka kumuha? Greek nga yun. Hindi, concordance yun eh. Ito, okay, stop mo. Okay, mag-ayon pa. Bro? Ang ating cross, this is Greek 1T05. Basahin mo dito sa Greek. Dito may Greek Bible ako. Hindi, sige, basahin mo. Okay, basahin mo. Hindi. Kasi, gusto natin ng totoo. Gusto natin ito, papasa mo. Ayaw sa natin po. Pero, okay. Matigil na. Para, kung, sinasabi mo, isa ko. Tingnan lang niya ako, Mr. Magalito. Ano daw ang game nito? Oo. Gusto niya pala ba si mas magaling sa doon? Ano eh? Eh, ang sabi ko siya. Sabi siya sa mga kilosyon. Sumagot ako, Mr. Magalito. Ang sabi ko, theatropy. Okay. So, sumagot ako sa tanong niya. Eh, ang follow-up ko nga dyan, yan ba ay nasa Bible o concordance? Nasa Bible. Anong verse? Kasi nga, yan yung game. Anong verse? Meet. Sige. Kasi meron akong Greek Bible nito, Bromaton, ang nakalagay. Ibutasin pa natin lahat sa Biblia. So nasa Biblia, sa Timothy ninyo, sa Timothy, ibig sabihin ng food. Allowable o hindi? Problema sa so allowable. Oh, yung bang marumi o marumalubal na nasa lumang tipan, pagdating sa lumang tipan, ano yun? Pinaintulot na, o pinaintulot na, yun ba'y broma na ba siya o akatarto na? Hindi, it's not, it doesn't matter of that. Hindi, kasi ang Greek word no, sa marumi, akatarton. Greek, nasa Bible yun. Okay, okay. Opo. Sagot ako, Mr. Yung pagka nasa Bisa. Huwag mo sa kaya. Opo. Sige. Okay. Sige po. Sabi ko nga, it doesn't matter what, whether it is Romaton or what. Hindi yan nagbabago pagdating sa intim. Hindi kasi yan pinagbabawal sa kanila. So, sige po. Pwede nila yan kainin. At pwede yan kainin ng mga Kristiyano ngayon. Saan mo nabasa sa Biblia sa Bagong Tipan na yung baboy binigay din ng mga... kanina, sinabi ko kanina. Yung baboy. Tanong natin sa baboy. Natin. First, pasahin natin yan. Sa Galatians 2:11. May baboy ba dyan? Meron, kasi kinakain nga ng mga hindi niya. Kung walang baboy, sumali ka. Basahin mo, sige. Hindi. Kasi sabi mo kanina, tinanong kita kung mayroon maghintay kumain. Sabi mo, wala nakalagay. So, conclusion mo yun. Sige. Sagot. Yung kumain si Peter kasama ang mga hintil, ano kinain nila? Hindi pa kasama ang baboy ko, Simbon, ng mga hintil? Kasama! So, kung kasama yun?
Hindi ko hindi yung part na compulsion. Saan na nakasulat yung salitang baboy? Ito na yun na po to. Ayan o. Napanood. Yung paksa natin o. Next question. Sige, sige. Sabi mo, naroon ang lahat ng mga marunong doon sa Komod. At sa Kriteng. Opo, ayun na nabis mo. Hindi, makinig ka muna. Sige po. Makinig ka. Sabi mo naroon, wala bang kulang doon sa mga nilikha ng Diyos? Meron wala. Ang pinakita lang doon yung unclean foods saka clean foods. Yung bang, meron bang absent doon o wala doon? Meron bang wala doon? O na-present lahat? Present lahat? Hindi ko sure. Hindi ka sure? Hindi ako sure. Hindi siya sure. Hindi ako sure yung present lahat doon ay pinakita niya. Basta ang sinabi na nakasulat ni Sir Moderator, marumi at malilinis. Hindi sinabi lahat ng hayop. So, naniniwala ka na wala doon yung maruming nasa tubig? Asan doon? Pwede natin basahin. Asan nga doon? Sige, basahin mo. Sabi ko nga, hindi nga ako sure. So, hindi. Kung nga yun lahat. So, hindi sa matter kung nandun o wala. O, kasi ang sabi mo, ang problema doon, pwede na bang kainin? No? Yun lang iba. O, next question. Doesn't matter to me. Okay. Ang sabi ni ng Panginoon, magpatay ka at kumain ka dahil nilinis na. Naniniwala ka doon? Naniniwala ka ba na hindi kasama yung mga maruming nasa tubig na nilinis kasi wala doon? Pwede akong mag-iing na hindi kasama doon? So, agree ka? Pero may doon na pinapakain. So, hanggang ngayon, meron mong maruming? Yung mga nasa tubig? Pwede? Oh, so, meron pa. Hindi may maruming. Kaya sa hindi sa hindi. Next question. Next question. Pero sa hindi yung maruming sa kanila. Next question. Ilang beses pinakita yung pangitay? Ilang beses? Ilang beses? Hindi ko sure doon. Ah, sino ba ang sure? I think 3 times or 4 times. Oh, sorry po. 3 times? Granting na 3 times. Oh, 3 times. Ilang tao yung naghanap kay Pedro? Ilang tao yung naghanap kay Pedro? Hindi ko sure. Hindi ko sure. Sa lahat. Dami din niya sure, mga kapatid. Next question. It doesn't matter to that. Okay, next question. Is that to the later? It's not the issue. Okay. It's not the issue na ilang tao, ilang beses. The issue is pwede ba kainin? Oh, kasi gumamit ka, dapat alam mo ang ginagawa mo. Walang problema doon po. Oh, next question. Noong bang inalok si Pedro ng Panginoon, kumain ba si Pedro? Kumain! Hindi ba siya tumanggi? Tumanggi siya. Sabi ng Panginoon, kumatay ka. Pero ano tumanggi siya? Sino papatayin niya? Ha? Tumanggi siya? Tumanggi siya. Ayun, kumatay siya. Ngayon, noong siya tumanggi, yung bang nakita niya, naintindihan niya agad o hindi? Hindi niya naintindihan. O hindi naintindihan, pero ito naintindihan mo? Yes. O sige mo, basta parang ipito. Hindi, kasi ganito yun. Kapatid, pwede magpaliwan. Sige, magpaliwan ko rin. O, kaya hindi. Pag pinapakita sa kanya, tama naman sa mga food. Unclean food na hindi pwede kainin. Naman ang Diyo. Pero sabi niya, ang nilinis ko, huwag mong ipalagay na pangalit. So ano yung papatayin ni Pedro? Yung tao? Mali. Yung hayop. Okay. Sino papatayin ni Pedro? Follow-up. Pwede yung tao. Last na pa siya. Sige. Kung ba si Pedro kumatay, anong papatayin niya? Yung kumot? Siyempre, hindi. Okay, kaya yung isa. Okay, 10 minutes, cross-examination. Sa Acts chapter 10, verse 38, sino yung papatayin? Yung tao o yung screen na bumaba? Sa verse 28, walang papatayin dyan? Hindi, ano yung sa verse 28, ang walang tayin ba? Hindi, ano yung, sino ba yung dapat patayin? Sabi ng Panginoon, pumatay ka at kumain. Yung screen na bisyo ng papatayin o yung mga hayop na nandun? Kapag, yun eh, hindi literal, pangitain yun. Napakisagot lang. Yung mga hayop ba o yung screen? Yung nakita, pangitain. O, pagkakit ko, sasagot muna ko. Sasagot. Yung nakita niya, pangitain. Kaya na hindi niya naunawaan. Hindi niya naunawaan, inisip niya anong kahulugan. Ang kahulugan pala to. Ha? O, sige. At alin nga yung papatayin? O. Yung screen o yung mga hayop? Ang nakalagay doon sa talata, magpatay at kumain ka, hindi yung literal, tangitain yun, wala siyang papatayin doon. Hindi po sinasagot yung palangoy. Hindi. At sagot niya, para saan ba yung pagpatay? Sa hayop, yung pagkain para saan ba yun? Sa screen o sa hayop din? Doon sa hayop. Doon sa hayop. Kasi yun ang nakita niya. Sa screen doon, tuwo. Ibig sabihin, malilinis. Oh, next question.
Sa Acts chapter 11 verse 3. Okay. Basahin ko lang ito. Ano tanong mo dyan? Gusto niya lang. 11 verse 3. Sabi dito, at nang umangat si Pedro sa Jerusalem ay nakipagtalo sa kanya mga sa pagtutuli. Sabi, nakikisa lang buha ka sa mga tao hindi tuli. Sino yung hindi tuli? Mga hindi. At kumain kasalo niya. Kumain hindi? Kumain. Ano ang kinain? Ayaw pagkain. Na? Pagkain. Huwag mong lalagay yung malinong pagkain. Pagkain na muna yung pagkain na hindi. Pagkain na hindi. Anong pagkain na hindi? Yung baboy ba hindi pagkain na hindi? Wala nakalagay sa Biblia na pagkain na hindi baboy. Wala na po. Kaya nga hinanap ko sa galing natin. Hindi kayo mo. Salamat. Thank you, sir. Unang Timothy 1:4. Sige. Sabi lang, lahat na nilalang ay mabuti. Yes. Baboy ba'y nilalang ng Diyos? Mabuti, pero hindi pagkain. Isa doon. Nilalang ba ng Diyos? Nilalang. Okay. Mabuti ba ito? Mabuti. Sa Diyos ba mabuti ito? Mabuti. Mabuti pala. Okay. So, mabuti, pero hindi mabuti ang kainin. Okay. Sa Diyos mabuti ang kainin. Okay. Mabuti, pero hindi mabuti ang kainin. Okay. Kasi nilikha ng Diyos. Tapos hindi ang sagot ko. Gusto nang tapos hindi ang sagot ko. Mabuti siya, pero hindi pagkain. Halimbawa, nung nag-create ang Panginoon, first day hanggang sixth day, lahat pa ng nilikha niya mabuti pagkain? Hindi! May purpose yun, kaya ang baboy nilikha ng mabuti, pero hindi pagkain. Thank you. Sa Romans chapter 2, verse 14. Sa Romans 2, Romans 2, binigit pa kanina. Okay. Ang hintil ba may kautusan? Wala. So wala silang hintil kautusan? Nasa puso nila. Nasa puso. Tinatanong ko, oh, may hintin na kautusan. Nasa puso nila. Eh, pagkasagot mo lang. Nasa puso ba? Ito sa kautusan ko nila kayo sa puso. Kung basahin natin ulit. Ang tanong ko, may hintin na ba sila? Nasa puso ba? Sinula yung kautusan. Eh, kung ano wala lang eh. Hindi ba lang meron o wala? O wala, kasi nasa puso nila kayo. So wala pa lang naka... Well, sabi mo, walang nakasuro. Wala sila hintin na. Tanong! Kung wala silang written law, bawal ba sa kanilang kumain ng baboy? Bawal, kasi nilagay sa puso ang pamutos. Sabi mo kanina, walang written law eh. Wala, kasi nilagay nga sa uto, ano sa puso. Ayusin ko. Naintindihan ko ba yung sagot ko? Nilagay sa puso. Ang tanong ko, para saan ba yung written law? Para sa ating lahat. Para sa lahat. Kanino binigay ito? Sa Hudyo, kasi yung Hudyo yung pinag-apay ko. Pagdating ng bagong tipan, yung bayan ng Diyos ngayon, hintil din, peculiar people din. Gusto mo babasa tayo? Eh, sa talaga na kanina pinagtatanong ko rin. Aminado pa naman, sa ano pa ba, wala silang hintil lo. Wala silang bawal na kainin na lo. Tama ba? Wala kainin na lo. Wala silang yung bawal na kainin. Oh. Nakautosan ka isinulan na gaya ng Hudyo. Pero ito yung sa puso. Hindi nga nilong isulat sa bato kasi wala pa na makinig. Makinig ka muna sa sagot. Isagot. Kasi ka mo hindi nila sagot ko, hindi ka nakikinig. Hindi ka kasi sumasagot ng yes or no. Makinig ka muna. Sabi ko nga. Sagutin ko sa'yo. Sasagot ako. Sasagot ako. Sagot ka muna. Yes. Okay, sasagot nga. Hindi sinulat yan sa retin sa mga hansa sumasagot. Sumasagot ka ako. Wala nga. Wala. Taka. Sumamil. Oo, sige. Walang hindi ng panahon itong mga hintil kasi nung ibinigay ng Diyos, pakinggan mo, nung ibinigay ng Diyos yung utos na yun, hindi pa umiral yung hintil. Ibinigay yan sa mga Israelita. Kaya yung Israelita, yun yung pinili ng bayan ng Diyos na maging ihimto ng buong bayan. Kaya pagdating ni Kristo, may mga Hudyo hindi tumanggap, yung hintil tumanggap. Tinawag din sa particular people, sabi ng Apostol Pedro. Okay. Pagkakas ko siya. Next question. Oh, sige. Kung wala silang written law, nasa puso. Ano yung sinusunod nila? Yung nasa puso. Ano yung nasa puso? Yun yung utos na nilagay sa puso. Yung nakasulat ba? O kahulugan nito? Yung nakasulat. Sabi mo kanina, walang written law. Kaya nga wala. Kaya yung sinusunod nilagay sa written law, yung nilagay yung sa puso. Puso. Nilagay sa puso nila. Ano ba nalagay? Nilagay sa puso. O kasi ito hindi nilagay. Sige. Next question. Sabi mo kanina, sabi mo kanina, yung mga natin nasa pangitain, yes. Hindi yung marurumi. Ah, ikaw may sabi, hindi ako may sabi. Tinanong ko nga, lahat pa na marumi nandun. Hindi, kung confirm ko nga,
may mahuling panghayop na nandun sa bandun. Sa Rumi at hindi nandun. Okay. Absent lang doon na sa tubig. Okay. Hindi naman yung pinag-usapan nyo. Ay, kasama yun, nandun. Okay. Okay lang, pero yung pinag-usapan natin, yun nandun sa tulon. Kaya, nandun sa tulon. May mahuling panghayop, may mahuling hayop ba doon? Marumi at malinis nandun. Okay. Nung sinabi ng Panginoon, pumatay ka, ano yung tinuturoy niya? Yung itim o yung hayop? Ang tinuturoy niya, yung ay, mga hayop, mga tao. Pero, ito daan sa mga hayop. Pumatay mo yung hayop? O yung tao. Makinig ka sa sagot. Yung tinuturoy ng Diyos, yung tao. Pagdating sa 28. Mapatay lang. Makinig ka sa sagot. Hindi pa ako tapos sumagot. Ito yung maintindihan yung sagot ko pag di ka nakikinig. Okay. Ang tinuturoy nung pagpakitay niya yung tao. Kaya lang, itinaan niyo sa mga hayop kasi sa marumi. Ang tao kasi, pag nagkasalak, marumi. Marumi. Deuteronomy 12 verse 15. Marumi. Pero, nung si Kristo ay namatay para sa atin, nahugasan ang ating budhi. Nakalagay yung binasa ko, 59, ng gawa, nilinis na. Okay, cross examination for 10 minutes. The time start now. Pastor, susunod to. Ginamit mo yung Marcos 7. Opo. Sabi mo tradisyon. Ano yung tradisyon nila? Ang tradisyon nila yung paghugas ng kamay bago kumain. Okay, next question. Ano yung kinain nila? Hindi nagugas ng kamay. Yung tinapay. So, hindi baboy? Yes. Okay, hindi baboy. Hindi naman talaga yun. Sabi mo, hindi ko naman po yung ginamit mo. Ang sinasabi ko doon, kahit pa hindi baboy yan, kahit yung kinain nilang tinapay, hindi pa rin makakapagbigay ng kaligtasan sa kanila, makakasama pa nga rin yung sa kanila. Next question. Kahit pa malinis ha, makakasama pa rin sa kanila. Pero walang baboy. Kasi may germs. Walang baboy. Kaya pinag-uugas nila. So walang baboy. Hindi baboy yan. Oh, hindi baboy yan. Sabi doon sa verse 19, sabi mo sa salitang ito'y nilinis niya ang pagkain. Sino ang naglinis? Ang naglinis doon kapag pumasok doon sa iyong katawan. So sino? Yung katawan mo. Yung katawan na naglinis? Oo. Oh. So hindi si Kristo? Oo. Doon sa part na yun. Oh. Ikaw naman din ganitin na. Next question. Sabi mo nilinis niya sa Mark 7:19. Yes. Pagdating sa gawa, nilinis ulit. Ilang beses nilinis ulit? Sa gawa, nilinis si Kristo. Okay. Gawa. O kasi may context ang context. Dapat naroon tayo ng context. Oh. Kaya hindi ako bahaya sa context. Oh. So si Kristo ang nilinis? Nilinis si Kristo doon. Nung sinasabi ni Kristo dito sa Marcos 7, sabi niya, yung mga bagay niya kahit hindi ka naghugas ng kamay, okay lang yan, kahit may germs yan. But, okay lang yan, kasi hindi makakapagpahumi sa'yo yan. So bakit sa Marcos 7 ay nilinis na pala ng tao? Ba't kailangan pala nilinis ni Kristo sa gawa? Yun na, kasi doon sa gawa, ibang konteksto naman yun. Paglilinis ni Kristo yun doon sa mga hayop. Okay, next question. Sa, di ba ang baboy bawal kasi hindi kumumuya, tapos marumi ko dahil hindi kumumuya? Di ba? Oo. Ngayon, kung nilinis naman ni Kristo, kumumuya na ba ang baboy? Siyempre, hindi pa rin kumumuya. Oh, hindi pa rin. Naniniwala ako, kinain ni Eva, hindi literal ng prutas naman sa anas. Kasi nga sinabi, baka naman sa anas yung kinain. Huwag ka doon ko sa amin. Oo. Hindi
ko sinabi dito. Oh. Sabi mo kasi, hindi ko sinabi dito. Wala ko bilang dito. Okay. Next question. Next question. Sige, sige. Kumakain ka ba ng daga? Hindi. So, bakit hindi ka kumakain? Hindi ko lang type eh. Ha? Huh? Ayaw ko eh. Oh, okay. Okay. Pwede ako kumain ng daga. Kasi yung misis ko kumakain. So, yung mga... Palaka. Oh. Huh? So, daga hindi ko kumain. Kasi parang... Medyo nakatakot. Oh. Hindi na ayaw ito sa akin. Oh, eh, bitch, kumakain kayo. Siyempre, itingin. Oh, hindi rin. Bakit? Marami ko malinis. Tingin ko marami. Sa iba, hindi marami. Sa iba nito. Kasi may mga tao, marami. Kumakain ng itis. Tingin pa nila marami, hindi. Hindi. Okay, next question. Sabi mo, kasi hindi na tanong sa isang isa. Okay, next question. Ayaw namin. Pero may kumakain ng itis. Next question. Nung pamilinis ni Kristo, kumain ba siya o hindi? Si Kristo? Sa kanya mismo? Wala namang konteksto na doon na kumain siya. Kaya nga, tira mo, kumain ba si Jesus o hindi? Nakalaman. Sa kostum nila, hindi siya kumain. Sa kostumbre o sa utos? Kahit sa utos, hindi rin nga siya kumain. Sabi ko nga, bilang mucho, hindi siya kumakain. So, di ba sinabi ni Kristo, ang tunay ng Kristano dapat sumunod sa yapak niya? Yes. So, hindi rin kayo kumakain ng kumakain. Pag-akyat niya, sabi niya, pamatay ka kumain. Alam mo, pag-akyat niya. Pero sabi ni Pedro, alam ni Jesus, ay magsasagot lang ako. Sipasagot pa ako. Tama ko, tatago ko. Hindi, sasagutin ko nga yung sagot tanong. Ayun, alitin ko yung tanong. Alitin ko yung tanong. Allow me to answer yung sabi ko. Alitin ko yung tanong na sasagutin mo. Sasagutin ko yung si Cristo, sabi ko. So, din na mga believer. Teka, sabi din. Kailangan ko muna, sabi niya sa una Pedro 2:21, nag-iwan siya ng halimbawa para sumunod tayo sa kanyang yapa. Yes, yes. Si Pedro kumain, hindi, as in si Jesus. Hindi. Oh. Hindi siya kumain. So, nung hindi siya kumain, ba't ikaw na tagasunod niya kumain? Tagasunod ka ba't kumain? Hindi. Kasi nga nililinis niya. Kung nililinis niya, ba't di siya kumain? Kasi nga, gusto ko rin niya. Good. Gusto ko rin niya? Ng mga Hudyo. Eh, Hudyo naman si Kristo eh. Sa laman niya eh. So, ibig sabihin, sa kanya, hindi siya kakain nun. Pero nung siya umakyat, sabi niya, inutos sa kanya, kumain ka, pumatay. So, pag-ayaw mo, sundin niyo. So, pagkatapos nung gawa, malinis na lahat, the rest. Oo. Oh. Pag may nabasa akong may marumi pa, aminin mo, talo ka lang. Ang marumi, ngayon, hindi yan sa hindi. Hindi nga, sa Revelation, kung mabasa akong may marumi pa, eh, para kanino ba yan? Mr. Bonalito, ang tanong, para kanino ba yan? Hindi, Revelation, para sa atin yan. Eh, para kanino, sa Hunjo ba o sa hindi? Hindi. Sa atin, ang showdown ko sa'yo, sabi mo kasi, after nung gawa, malinis na, ha? Ang tanong ko sa'yo, pag may nabasa ako na may marumi pa, aminin mo, mali ka, talo ka na. Hindi, ano, kahit para kanino ba yan? Hindi, para kanino, may natis na pang malinis. Hindi, yun lang akin. Kasi sinasahin, pero para kanino? Tingnan mo kasi na malinis na pagkatapos nung gawa. Kaya ang tanong ko, paano pag may nabasa ako, after nung gawa, may marumi pa? Kaya nga, tanong ko nga. Huwag ka magtanong, huwag yung tatay ko sa'yo. Hindi, ako nga, hindi kaya kasi yan. Ay, stop mo na, huwag kaya. Tapos sasabihin ko nga, ang sa akin, para kanino? Hindi yung utos na natili pang marumi. Sabi mo kasi, malinis na. Eh, paano pag may marumi pa? Aminin mo malinis. Hindi, kung may mababasa ka, okay. Na inutos sinabi, marumi ito sa hintil, sasabihin ko na ano ko. Kung mababasa ka, letra po letra, na sasabihin dyan sa Biblia, marumi ito sa hintil. So, mali yung claim mo na after nung gawa, ay malinis na lahat. Mali yung claim. Sabi ko nga, yung karamundrumal ang pinag-uusapan natin, kiss ka mismo. Kaya para kanino ba yung sa hintil? Yung pangaklat ng Revelation, para sa Hudyo ba yun o para sa atin? Para sa atin. Oo. Ngayon, bagong tipan para sa atin. Pag may nabasa akong may marumi doon, talo ka na. Basahin mo. Ito yung there. Sige. Okay. Kasi mag-join ako sa prepare mo. Basahin mo. Ang mandrumal ito sa hintil. Hindi, kasi inamin ko kasi yung Revelation para rin sa atin. Yung aking presentation, dinistig ko yung two of people. Kaya ha? Kaya ka, ang tanong ko sa'yo, marumi ito sa Hudyo, pero sa hintil hindi. Kaya kasi si Kristo, ang kanyang iglesia ay hintil. Sige, next question na lang. So, ako, pwede akong mag-join sa hintil mo. Hey, next. Sa masahin mo, sa hintil, marumi yan. Next question na lang. Oh, ayaw ko tanggapin eh. Inaantin mo na yung regulation para rin sa atin. Next question. Sabi mo, nilinis na lahat. Di ba? Nilinis na. Pwede nang kainin ng mga Kristiyano. Tanong ko sa'yo, bakit pagdating siya magkukong, pati kumakain ng baboy at daga, papatay mo? Bakit siya papatay? Bakit papatay niya kumakain ng baboy at daga?
Depende yan, ano ang concert niya. Kasi yung concert niya sa Isaias. Pagdating. Sa Isaias. Tama, Isaias. Yung mga sa Isaias, yung mga hindi nakinig na mundo. Hindi. Paano mo nabasa mo lahat ng tao? Tara na. Pwede, basahin mo. Oo, sige. Tawa na siya. Pasahin mo, oh, sige. Na ang kumakain na hindi. Hindi, lahat ng tao. Ayaw mo yan. Bawal sa hindi. Hindi, pasahin mo. Ang tanong ko sa'yo. Step mo na. Ang, Mr. Potrito. Ano ba yung hindi? Diba? Pasahin mo, bawal ito sa hindi. Then, ang tanong ko sa'yo, paano bang nabasa ko lahat ng bansa na kumakain ng baboy ay nasusunogin. Amin mo ba, Lohan? Yung pagkain nila na yan, hindi yan dahil kumain lang sila na. Kasi paano nga paglabasa ako, kumain ng baboy, alam mo ba, Lohan? Kung mismo, word for word, challenge ko sa'yo. Sa madaling ito, sinabi ni Cristo, hindi nga yan makakasama sa'yo. Hindi, ang talibang na lang, alisin mo po. Basta mo dito. Ang shout-out sa kanya, out of context. Ang shout-out ko sa kanya, Isaias, sa Isaias nga, sitang-tangin yun doon sa mga tao. Sitang-tangin yun. Araw na pag-uhukong yun. Ay, hindi ka makasama roon sa araw na pag-uhukong? Yung pagkain ng swine flesh, lahat ng tao, di ba? Oo. Oh, spiritual, diba? Spiritual sense yan. Ano spiritual sa pasahin ko nga? Dahil kasi si Cristo, ang tinutukoy na ni Cristo yan, hindi nga nakakasama sa iyo. Hindi nga. Bakit yung kumakain ng flesh ay papangasahan yun? Ganito nga, si Cristo ang nagsabi nito. So si Cristo mismo ang nagsasabi. Ang Panginoon mismo nagsabi. Kung si Cristo nagsabi niya lang, sinabi niya. Maniniwala ko na. Eh, pansin ko ito, that's right. Maniniwala ka na. Eh, kung mabasa ako na, hindi makakarunihan. Ha? Dito. Sige, paglabasa ko, binasa ko na kanina. Sasangayon ka ba na hindi nakakasama pagkain ng swine niya? Ako magtatanong. Paglabasa ko yan, talo na ako. Eh, baboy. Pero bakit ko nagsasabi? Kasi hindi ka naniniwala na lahat ng lumalabas yun ang nakakasama. Ayan nga, challenge ko sa'yo, letra por letra, babasahin ko baboy. Babasahin ko rin baboy, letra por letra, paano nga yan? Ayan nga, challenge ko sa'yo. Basahin ko ngayon na yung baboy pwede kainin, letra por letra, babasahin ko, na impermo ka pag kumain ka ng baboy, letra por letra. Ato, that's another topic. Hindi, challenge ko rin ito, kumakain ng baboy, baboy, buksan natin, karamal dumal, oh. Huwag ka. Karamal dumal, hindi lang naman baboy. Babasahin ko, karamal dumal, kasama. Basahin ko, pati ka naman normal kasama. O sige, basahin mo. Talo ka na pag nabasa ko. Hindi gano'n, kasi kayo nga akong sinasabi. Halimbawa lang kung hindi ka mananampalataya kay Cristo. Hindi. Ang challenge ko nga sa'yo, basahin ko yan. Sa madaling ko, nananampalataya ka sa Marcos 7. Mr. Leader. Hindi na lang tayo sa... Kasi mayroon niyang talata eh. Pinagbabangga mo yung dalawang verse. Kung pagpagay, hindi nga hindi ka nakakasama yung pumapasok eh. Hindi ka nakakasama yung lumalabas. Tinatanong kita, ano bang kinakain nila na pumapasok dyan? Baboy ba o tinapay? Nakita ko nga kayo kanina. So tinapay. So dito, si Pablo nga din nagsabi sa Corinto 8:8. Sinabi rito sa Romans 14:14. Matuloy na natin. Tanong, gusto na. Dito ba sa araw ng judgment, kasama ka ba dito? Kung ako ay hindi magpapatuloy, kasi hindi ka nagigiwala na ako isang kasasama doon sa pag-uhukong, sa dakilang pag-uhukong, kung ako'y magpapatuloy sa Panginoon. Kasi so, iniwala ko yung rapture na niya. So, paano pag nabasa ko na kasama ka doon sa pag-uhukong? Basahin mo. Paano pag nabasa ko? Maling yung sinabi mo. Okay lang, sige. O, maling sabi. Sabi natin lang. Pakinggan yung talata, ikalawang Korintong 5:10. Hindi daw siya kasama doon sa pag-uukong. Basahin natin kung hindi kasama. Sige. Pag-ibatan mo na lang. Mas mabasa tayo. Unang ko ulit ka. O, pakinggan nyo anong nakalagay. Sapagkat... Ulitin natin. Sapagkat tayong lahat
sa harapan ng hukuman ni Kristo. Kasama siya, hindi. Tayong lahat. Eh, maliban na lang kung hindi namin yung tao siya. Oh. Diba kasi yung judgment seat? Kaya ang tanong ko sa'yo, judgment. Kaya ang tanong ko sa'yo, sa judgment. Sa judgment seat, hindi nahaharap yung mga bride of Christ. Ha? Sige, go. Next question. So, mali ang talata na to. Hindi mali yan. So, sige ba? Wala nang hatol dun sa mga nakay Kristo. Ibig sabihin, may hatol pa sa'yo. So, hindi ka kasama? Kasama ka talaga. Itong salita, tayong lahat, hindi ka ba kasama? So, niniwala, hindi. Ang sabi, sumagot ka? La. Lahat ng nakay Kristo, hindi nakakatulan. Saan talata yun? Basahin natin. O, ano talata? There is therefore now no condemnation which are in Christ Jesus. Yung condemnation na yun, pag may condemnation sa'yo, ahatulan ka sa judgment. So, mali ang talata na to. Hindi mali. Mali ang pagkaunawa mo. Hindi, binasa ko, hindi ko inunawa. Baka ito mali. Hindi naman ako na... Ano, sabi ko lang, binasa ko lang din. Bye, there is therefore now no condemnation which are in Christ Jesus. You are in Christ Jesus. Wala ka ng condemnation. Hindi ka hinahatulan sa judgment. Okay, next question na lang. No? Mali ba yung talata siya, tama? Next question. Hindi, pinasa ko lang. Ito, next question. Dito sa Isaiah. No, dahil napakal kasi gagamit kasi doon. No? Okay. Dito sa Isaiah, tanong ko sa'yo. Tanong ko sa'yo, kasama ka ba dito na sinabihan ng Panginoon lahat ng tao haharap sa Kanya? Sino ba? Kasama ka ba dito? Pati kumakain ng monster. Gusto mo basahin? Hindi ko alam yung binabasa ko eh. Basahin natin. Gusto mo? Pakistan na mag-direct. Alam mo. Basahin natin. Ano? Sabi dito, sapagkat narito ang Panginoon ay darating na may apoy at ang kanyang karo ay magiging parang ipoy po upang igawan ang kanyang galit na may gawang kapusukan at ang kanyang saway na may hingas ng apoy. Sino darating? Ang Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy, makikipagpunyagi ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao at ang mga papatay ng Panginoon magiging marami. Sino-sino sila? Una, yun yung mga hindi rin ako tapos. Sino-sino sila? Sino-sino sila? Una, sila na nagpapakapanal at nagpapakalinis na nagsisiparoon na sa mga halamanan sa likuran ng nasa gitna na kumakain ang laman ng baboy. Mga kasuklam-suklam at ng daga, saan sila pupunta? Sila'y parating sa isang mabas na magkakasama. Sabi ng Panginoon, lahat ng tao. Ngayon, itong Israel lang ba pwede nito? Isang bansa lang ba? Next question. Sapagkat kilala ko, next talata. Sabutin ko din. Sabi ko din. Tapos ko lang yung next talata. Sapagkat kilala ko ang mga gawa at ang kanilang mga pag-iisip, ang panahon ay darating na aking pipisanin ang lahat ng mga bansa at iba't ibang wika. Kasama ang Pilipinas doon? Kasama! Yung tanong ko sa'yo. Yung tanong ko sa'yo. Kumakain ka ba ng baka? Oo, kumakain. So, kasama ka? Hindi ako kasama niyan. Ha? Hindi ako kasama. Bakit? Kasi, sabi ko nga sa'yo, kapatid, yan ay coming judgment ng Diyos sa buhay nito. Second coming. Kasi, hindi sa'yo second coming. Oh, darating ang Panginoon eh. Diyos, pangilan yun. Oh, judgment. Hindi, pangilan yun. Pagdating ang Panginoon, pangilan. It doesn't matter, hindi po ko muna ipilit sa akin. Eh, kaya nga, tanong ko sa'yo, di ba, ang Panginoon kumating ako. Yung topic. Yung pangalawa, pangalawa. Ito, yung topic. Ay, ayos sa talata. Kung walang pasangay, yun ito sa'yo. Magtatanong ka lang. O, sige, next. Yung mga kumakain ng swine flesh dyan, hindi matigas ang ulo sa Panginoon. So, matigas ulo mo, kasi kumakain ko. Kasi sumunod ako kay Kristo. Yan, pala tayo. Yan, pala tayo. Hello. Itong mga ito, yung matigas ang ulo, ito yung mga hindi sumunod kay Kristo. Nalo! Na hindi makakapagpasaka yung pumapasok sa iyo. Okay. Yung mga hindi sumunod kay Kristo yan, eh, inuntos ba ni Kristo makakasama yung anything one place? Hindi. At yung sa verse 18, na nation dyan, sabihin ko sa iyo, yung nation dyan, hindi yan, hindi sabihin yung nation, yan yung mga kumakain na swampers. Okay, tanong, Brother Jomel. Sabi ni Kristo sa... Sino? Okay. Sabi ni Kristo sa Marcos 7, ano daw ba yung nakakapagtarungi sa tao? Yung pumapasok o yung lumalabas? Yung lumalabas, hindi yung pumapasok na marumi. Sinabi ba doon?
bawal ko sa Marcos 7. Hindi, sinabi ba sa Marcos 7 na bawal yung baboy na ubi? Wala doon. Okay, ang baboy pinagbawal. Okay. Wala doon. Okay, okay. Tinapay yun eh. Okay. Huwag gawing baboy yung tinapay. Okay, okay. Oh, next. Next. Okay. Yung mga itin kanina, sabi mo kanina, ang unang kuling ko 8, ang konteksto na yung mga put offer to idols, yung mga inihantog sa Diyos Diyosan. Yes. May baboy ba na inihantog sa Diyos Diyosan? Wala sa Biblia. Patunay na wala. Wala sa Biblia. Baka inihantog nila mga hindi. Okay, yung unang kuling ko 8. Yung sabi mo doon, ang konteksto ay put offer to idols. Yes. At tanong, may baboy ba na inihantog sa Diyos Diyosan? Sa unang kuling ko 8, wala. Pero wala pala kami inandog na Diyos Diyosan na baboy? Wala. Baka inandog. Oh, sige. Alam mo ba diba? Baka. Sige. Baka yung baboy, masahin mo. Pero baka, for sure, gawa, 14-13. Inandog na nila sa Diyos Diyosan eh. Kaya nga, baka. Masahin natin. Sino ba yung nag-ahandog sa Diyos Diyosan? Mga hintil. Baka nga inandog. Masahin mo. Yung mga hintil ba, ano bang kinakain nila? Ha? Hindi sila kumakain ng baboy. Yung hindi nga pala ko sa mga tinatanong ko, ano nga ang kinakain nila? Pero mandumal ba o hindi? Hindi. Sa ibig sabihin, kumakain sila ng ano? Hindi. Ng mga... Hindi nga sila kumakain eh. O yun pala, hindi pala sila kumakain na... Kaya nga kasi, kaya hindi kumakain. Hindi kayo kumakain. Ano oh, next. Nalilito ka ang kinakain ng hindi? Hindi karumanduman. Yung mga hindi karumanduman? Yes. Sabi mo kanina... Oh, wala ko sinabi. Oh. Hindi, ang premise kanina... Oh. Diba? Yung mga hintil, nakakain ng swine flesh. Uy! Wala ko sinabi yun! Okay. Hindi lahat ng tao yun! Oh, sige, lahat ng tao. Kasama ba yung lahat ng tao sa hintil? Kasama. So kumakain sila ng flesh ng swine? Nung pala itong konteksto, kasama wala. Kumakain pa. Kayo kumakain ng hintil. Kasama kayo yun sa... Totoo yan, kumakain. Kasi ang tanong ko sa konteksto... Kasi kumakain ng hintil. Relax, sagutin ko muna. Itong konteksto, tanong ko na ko rin Tocho. Yung hintil dito, hindi kumakain ng baboy. Pakain ng tog nila. So, isang may hintil na kumakain ng baboy, at kayo yon. So, sa unang kulito, Ocho, oh. Yung mga hintil dito, hindi kumakain yun ng karamang kumal. Hindi. Baboy. Patunay. Kayo yon, kayo. Patunay na hindi sila kumakain ng karamang kumal. O sige, basahin natin. Basahin mo. Gawa 14. Sige, basa. O, oh. Diba? Nagastong sila sa Diyos-Diyosan, pakain ng tog, oh. Basahin natin. Sige, basa. Pakinggan mo. Di ba natin narinig sa atin ng kanina? Hindi kumain ng baboy. Okay, pakita mo. O, di ba? Nang makita ng maraming tao ang ginawa ni Pablo, nagsigawan sila na sinasabi sa wikang likaw niya, ang Diyos ay bumaba sa atin sa mga inyong tao, mga Diyos-Diyosan. Hindi, sila yun ito. Okay. Hindi ba ako tapos? Sabi dito, tinawag nilang Diyos sa Bernabe at Hermes si Pablo sapagkat siya ang pangunay tagapagsalita. Ang pare na si Sos, ito yung tinatawag lang Diyos Diyosan. Okay. Ang templo ay nasa harap ng Luxor, ay nagtala ng mga baka at mga buto ng bulaklak sa pitong daan at ibig maghandog, handog ng mga Diyos Diyosan, ay yung mga hintil. Sinabi ko walang baboy. Hindi baboy, baka na eh. Sinabi, pero sinabi ko walang baboy. Kung ano nakalagay? Oo, oh, wala pa. Di ba ko tapos sumagot? Ang sabi dito, baka, hindi naman sinabing baka at hindi baboy. Hindi, kaya nga tinatanong kita, may baboy ba wala? Wala, baka nga eh. May baka ba na baboy? Kaya nga tinatanong ko nga, may baka ba walang baboy? Baka nga ang nakalagay. Wala pa lang pala dito. Okay. Kaya ko bang baboy? Alin yung inaring kita kung sa Acts chapter 10? Yung kumakain ng marumi o hindi? Ay, naringanap. Walang naringanap yun. Walang talaga. Magbigay ka ng talata. Hindi, huwag mong ilagay sa bibig makakal. Wait lang. Ayon sa talata. Sabi mo, anong talata? Ang talong ko, sabi mo, inaringanap na sila. Wala akong sinabi inaringanap. Sige. Wala akong sinabi inaringanap. Sige. Pinabawi ko ang sinabi ko. Okay. Hindi mo sinabi inaringanap. Yes. Tanong, inaringanap na ba mga hintil? Yung sumampalataya. Okay. Yung mga sumampalataya ng hintil na inaringanap, sila ba yung hintil na nasa Acts chapter 10? Depende sa hintil. Kasi yun, ano? Makilap, patapot. Sila ba yun? Makinig ka muna.
ang hintil doon, maraming lugar yun, yung hintil doon sa Acts, hindi yun doon sa... Basta mo na ito, tumalayo kasi sila. Hindi, yung hintil na tinutukoy mo eh. Tinutukoy ko na. Ang mga inaring galamba na sumampalatay sa Ebanghelyo, ito ba yung nasa Acts chapter 10 na kumakain ng karuman-ruman? Kasama sila. Yun, palay. Kasama sila. Kumakain sila. Kasi may hintil na kumakain, merong hintil. At yung hintil na kumakain, okay. Kasama kayo doon. Okay. At tanong. Ito pa yung tanong. Sige. May hintil ba na hindi nakaalam ng utos na yan, pero iniligtas ng Diyos? Wala sa paksaan. Hindi, yung hindi lang pinag-usapan natin. Kaya nga, sabi ko, iniligtas. Wala sa paksaan, iniligtas. Eh, pwede ka lang sa pagod. Wala. Mr. Moderator, wala sa paksaan. Ayaw, ayaw sa pagod. Oo. Patutunayan niya nililinis na ang hiling kainin. Hindi sinabi, patutunayan niya nililinis na para maligtas. Wala. Next question. Ano lang ang masayin din sa inyo? Next question. Okay, sabi doon. Ano yung utos na ininagay sa puso ng mga hintil na walang kautusan ng literal law? Kasama doon yung karumaluman na pinagbabawal. Lahat kabuhan, kaya nga nakalagay doon, law. Kasi general doon. Okay. Paano sila pinanan? Pinanan sa pananampalataya, nilinis ang buti sa 15:9 ng gawa. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo, ikaw ay binanan. Tama? Yes. Sabi ni Pablo doon sa Romans 14:14 at Romans 8, hindi daw sa pagkain. Pagkain, hindi sa kahuyan ng Diyos. Sa kahuyan ka ba doon, hindi? Pagkain yun, so sa kahuyan, pruma. So sa kahuyan ka, pruma yun. Na ang pagkain, hindi yan ang kahuyan ng Diyos. Kasi ang bago hindi naman pagkain. So kasama ang pangarapan yun. So ngayon, kapatid, tama yun. Kasi ang punto ni Pablo doon, bruma yun, pagkain. Sige, sabi mo, ang baboy hindi pagkain? Hindi. Sa hintil ba kinakain nila yung baboy? Ulit-ulit ka. Pagpasa ka ng talata. Ay, sabi mo, basagutin mo muna. Ang hintil ba kumakain ng baboy? Merong hintil na kumakain, merong hintil na hindi. Pagkain ba sa hintil ang baboy? Hindi. Hindi? Hindi. Nagulat naman ako sa hindi. Oh, hindi. May hintil na kumakain ng baboy, kayo yun. May hintil na hindi kumakain ng baboy, kami yun. At yung pagbaboy, hindi pagkain ng hintil. Ibig sabihin lahat ng hintil, hindi kumakain. Hindi lahat yan. Hindi mo narinig yung sinabi ko. Kami, hintil kami, hindi kami sa kumakain sa akin, Pablo Jamin. Next. Yung next question. Ano ba yung tanong ko lang? Okay. Naniniwala ka ba na yung kabanalan, babanalin ka ng Diyos dahil sa sumampalataya ka sa Panginoon. Sapat na ba yun? Wala sa paksa ko. Papabanalin ka sa sumampalataya? Wala. Dahil ba? Ayun nga. Kung kahit kumakain ka ng karumaduman, pero nanampalataya ka sa Panginoon, sabi ng Bible, ililigtas ka niya. Hindi. Hindi ka naniwala doon? Hindi. Sabi doon, sabi na, yung pag-aaring ganap sa tao na pag ikaw ay sumampalataya kay Kristo. At? Yun, aaring kang ganap. Oh. Sinabi pa doon na kapag kumain ka ng karumaduman, hindi ka ililigtas sa Diyos. Una, ang talata, di mo binigay. Pangalawa, pinutol mo. Ang nakalagay doon, inaaring ganap sa pananampalataya. Hindi lang naman, hindi lang walang pananampalataya. Sige, babasahan na kita. Ang pananampalataya, si pa yun sa pagkain mo. Kaya nga, pag naligtas ka na ni Kristo, hindi ka na kumakain. Sige. Hindi yung naligtas ka na kumakain ka na, idati ka na kumakain, yung kumakain ka pa. Ito sabi. In whom ye also trusted. Ephesians chapter 1 verse 13. Sige. After that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after ye believe, ye are sealed with the Holy Ghost of promise. Sinabi pa na kailangan hindi ka kumain. Yung pagkalagay doon, mga prepasor, susitong nakalagay dyan, hindi sinabi dyan na seal sila kahit kumain ng baboy. Pero sinabi ba? Sa talata. Kasi hindi sila kumakain ng baboy. Kasi sinabi ba na kailangan hindi kumakain ng karumal-dumal na pagkain? Natural, bawal yun eh. Sinabi ba dito? Kabanalan ang pinag-uusap. Sagot, sinabi o hindi? Hindi nakalagay sa talata. Ewan kung ilalagay sa talata, yung isip mo. Sige. Ibibend ko na lang kasi medyo... Hindi na ba? Thank you.